Mga ka-DIY, welcome back to our YouTube channel. So for today, kung naaalala nyo, maraming beses na tayong gumawa ng motorcycle battery. Ngayon, gagawa ko ng battery yung aking Honda Click. So ito yung ating gagamitin. So may mabibiling case sa Shopee, mga ka-DIY, kagaya nito. 150 pesos at syempre kailangan natin ng battery. Ayan. Hindi naman sponsored video, Power Central, 4 na piraso. So yung binili ko pala dito ay yung bolted na para mas madali nyong magamit, mga ka-DIY, kasi yung iba nahihirapan kasi wala po silang spot welder. So ayan, gumamit tayo ng bolted. 150 isa, so 600 yung 4, 150 yung case, at saka mga ka-DIY, ito, gagamit pala tayo ng active balancer. So, walang BMS yung build na to. Active balancer, ito ay 4S 6 amps. So, medyo mataas yung balancing current nito. So, kahit maging malayo yung voltage ng ating mga cells, eh, kayang-kaya niyang i-balance, mga ka-DIY. At saka ito pala, idadagdag natin. Pampalakas ng voltahe para sure na hindi mabibitin yung ating motor. So, buuin natin, mga ka-DIY, at saka ayun, kailangan nyo ng wire, mga ka-DIY. So, positive and negative. Para buuin, alternate lang naman yan. Ayan, tapos gagamit na lang ako ng Kapton tape. Ngayon, ikabit natin yung tubbing wire, mga ka-DIY. Nag-improvise nga lang pala ako kasi hindi ako nakabili. So, pwede na to. So 4S lang yan, mga ka-DIY, main negative, main positive, and then isi-series lang natin yung 4. So ito, hindi ko muna tinodo yung higpit kasi may ikakabit pa tayong balance lead, yung wire ng ating active balancer. So, ayan, naka 4S na yan, mga ka-DIY. So, main positive, main negative. Tapos, ayan. Kumbaga, ito, papunta dyan. Tapos, ito, papunta dito. Tapos, ito, papunta dito. So, 4S, mga ka-DIY. Kabit na natin yung balance lead. So, ayan, susundan nyo lang naman. Main negative, and then, per cell positive. Second cell positive, third cell positive, at main positive. So, sundan lang natin yun. So, hindi siya nakahinang, no? I-connect nyo lang siya dito sa connector na to. So, unang-una yung negative. Pwede nyo na rin isabay yung negative wire. So, dito rin yun. Pwedeng ihinang, gumamit kayo ng tubbing wire. O kaya naman sa akin, ipupulupot ko lang.
So after natin makabit yung negative, main negative, so balance lead ulit, first positive, first cell positive, so dito yan sa side na to. So kaya maluwag pa to para maikabit natin. Tapos second cell positive, eh ito yung kabilang side naman. And then third cell positive, ito kabila naman. At syempre, yung pinakahuli, yung ating main positive. At isabay na rin natin to. Once na ikabit nyo na lahat ng balance lead, mga ka-DIY, so meron ka ng ganito, pwede nyo nang testingin ikabit yung ating active balancer. So iilaw naman yan, so working na siya. Ngayon, napupwesto na natin siya. Ay, ito pala, ikabit na rin natin yung ating capacitor, yung negative, ayan, negative dito yan, at saka yung positive dito. So nakaparallel lang naman yan ganyan. So hinangin natin mga ka-DIY, and then ipwesto na natin sa ating case, tsaka i-connect na rin natin yung ating terminals. Tapos lagyan na natin ang soldering lead. Para pwesto muna natin. So yung active balancer mukhang kasya naman dito sa left side kasi dito may capacitor. So mukhang kakasya naman siya dyan, isisiksik na lang natin. Pero ikabit muna natin yung ating negative tsaka positive. So negative, ito, at tsaka positive. So, isa-isang terminal muna kasi medyo makapal to tsaka mahirap din hinangin.
So, ingat lang mga ka-DIY kasi mainit. Nakita nyo naman, napaso tayo. Pero yan, nakakabit na yung ating positive at negative terminal. Kabit na lang natin yung ating active balancer. Once na fit nyo na lahat mga ka-DIY, ayan, nagkasya na siya sa ating case. So silipin nyo, ayun. Ayun yung ating active balancer. Andito yung capacitor. Tapos connected na yung ating terminals. Testingin natin yung voltage. So iguglo ko na lang yan para hindi na siya bubuka mga ka-DIY. So meron tayong 13.3. Ngayon subukan naman natin siya kay Clicky, kay Mickey kung gagana siya mga ka-DIY.